tell me that the mayor was supposed to execute an affidavit when you knew as early as August 10 that I was his lawyer. He was entitled to a lawyer of his own choice. Tapos, narinig yan ni Colonel Ungkiko and I confirmed that with him last night. Nung pumasok kami, dun, in-explain ko kay Colonel Ungkiko yung problema ni Mayor din sa affidavit niya. Ang sabi sa akin ni Colonel Ungkiko, attorney, okay lang yan kasi mga pulis lang naman ang concern namin. Tapos, lumapit ito, si Inspector Espinedo, sinigawan niya si Mayor Espinosa. Ano ba yan? Unik. Unik lang ang tawag niya dyan kay Mayor, sir. Hindi niya tinatawag na Mayor. Ano yan, unik? Isasabit mo ba yan? Gagamitin mo ba yan? O hindi? Nanginginig si Mayor. Sabi ni Mayor sa akin, attorney, please, pirmahan ko na lang to. Sabi ko kay Colonel Ungkiko, sir, I will sign that the mayor signed this under protest. Yun talaga ang totoo. Alam ni Inspector Espinedo, on the second affidavit, yung supplemental affidavit, pumunta ako kay PO3 Utrago. Sinabi ko sa kanya, you cannot do this to my client. I need, prepared na yung affidavit, sorry. Okay. I need this affidavit. Hindi nyo pwedeng papirmahan na wala ako. We get your point. Now, ito na lang ang final question ko. Eh, ba't hindi yung kagad sinabi niyo sa amin nung umpisa? Ba't ang tira ninyo, sasabihin ni Kerwin, hindi pirma na natin niya yan? Eh, pirma pala eh. Your Honor. Saan na start? Yan ang sinabi ninyo. Kerwin Espinosa. It was Kerwin Espinosa who said that it was not the signature of... You should advise him. I was there when you signed that. This is what happened. Dapat ganun sinabi niyo. Your Honor. Eh, inipitin niyo yung tao ngayon. Ano nga itsura ngayon ni Kevin dyan sa mga sinabi niya? Buti na lang, may mga corroboration. O hindi, basura lahat yung sinabi niya. May I explain, Your Honor? Kevin Espinosa did not recognize the signatures of his father in this affidavit. That is why sabi ni Senator Drilon na you bring the original documents na containing the signatures. Oh, but you should have advised your client na sana sabihin ni Kerwin, I'm not sure of the signature dahil hindi niya alam, pero sinabi niya kaharap kami ng Peter May. Hindi ito ang pirma ng father ko. Ganun kagad eh, pati kami nalito eh. Kaya nabubuisit si Manny Pacquiao eh. He was not sure, Your Honor. Hindi kumpleto ko ito eh. Alam na namin halos lahat eh. Nakita namin ang hearing sa house, hearing dito. Yes, Your Honor. Ronnie Dayan, maraming sinasabing totoo, pero may blank. Si Kerwin, maraming may sinasabing totoo, pero may blank din. Yung mga blank, ewan ko kung sino nililigtas ninyo o ano iniilag ninyo. Ganun lang kasimple usapan dito. Tagal na namin dito. Nako, tinubuan na kami ng tahit dito. Kabisado namin ng mga dialogue ng mga ganyan. Anyway, thank you, Mr. Chairman. I am done. I would like to clarify something lang. Gerald De La Rosa, anong na-return nyo na ba yung warrant ni Kerwin? Warrant of arrest? Baka hindi pa. Madidimanda kayo dyan. I understand, Your Honor. Diba dapat dalhin niya sa dyan? Don, Your Honor. I'll just get confirmation from Director EIDG. The moment he was repatriated, ang una niyong dapat ginawa, dalhin sa judge, i-present, dahil may warrant of arrest, isubay ni judge. Nagawa na ba yun? Sir, sigurado sir, ibalik na sir yung what? Yung warrant. Yung warrant. Yung full hearing nito, sir. Na-serve na. Pero you did not bring him anymore to Leyte. Pumayag yung judge. Hindi naman, Your Honor. Okay, pumayag yung judge na maski hindi physically brought to him. Yes, Your Honor. Your Honor, I think we will have a hearing on Wednesday for the issuance of the commitment order because we also filed a motion, Your Honor, and then the AIDG also filed a manifestation for the commitment. That's the reason why Judge Alvarez Bayon is now being investigated by the Supreme Court, by OCA, because yung urgent motion to transfer, hindi niya na-actionan, hindi ba? And kung na-actionan yun, hindi sana namatay si Mayor, hindi ba? Dahil transfer ng venue. But according to Supreme Court sources, pagka urgent motion, especially pagka merong risk sa buhay, in 5 days, dapat ma-resolve yung motion. Ngayon, meron kayong motion din to transfer venue. Yung
custody po, yung commitment custody order lang. Sa NBI, yung commitment order po, yung commitment niya doon sa NBI. Pero yung case nando pa rin sa Leyte. We will be filing a motion to transfer venue po before the Supreme Court. After, kasi merong recommendation doon sa korte po na ipatransfer yung ano, yung kaso. Concern lang ako, kasi gusto lang masigurado na first, na-return yung warrant of arrest, na-serve, na-return immediately. Kasi walang delay dapat yun. And second, yung urgent, yung motion ninyo to transfer venue. Because his life, definitely, is at risk. Di ba? Pagka doon siya na-detain sa Leyte. Si Attorney Ricord po ang may kausap dun sa ano. Andito po si Attorney Ricord to explain. Anyway, I will leave this to the body to decide whether or not i-terminate na yung hearing. But if there are still persons that need to be heard, then we can still resume, ano, kung may mga kulang pa yung information. Now, regarding the status of Ronnie Dayan, in the meantime, that he's being held, no, he's being cited in contempt, or he has been cited in contempt of this committee, you will stay muna dito sa Senate premises. And we will resolve it. I'll meet with the members of the two committees to decide or pursue na ilipat ka namin sa Building 14 ng Montilio Bay. But that was the amended motion of Senator Soto. So, kaya nga, in the meantime, andito pa rin si SP, in the meantime, na hindi pa namin na finalize yung place of detention mo kung saan kayo didetain, you will stay here muna sa Senate premises. And the OSAA, yung Senate Security, will take care, you'll be placed under the custody of the Senate Security. Move to suspend the session. There's a motion to suspend the hearing. Excuse me, I made a reservation for the second round. It's 3:30, we have to ask permission from the Senate President. Your Honor, please. Pero naman po yan, may mga sumingit na nagtanong na hindi naman sila part. Ang sumingit po ay co-chair. Well, can I be given the courtesy? SP, can we still extend? I reserve. We can start the session at 4:30 with your permission. I think so. We can give Senator De Lima up to 4 o'clock to propound her questions. How long will it take? No, ang rule namin is 10 minutes. I'll try to wrap up in 10 minutes. I have a lot of questions, okay. But pipiliin you have the floor, Senator De Lima. Salamat po, SP. Salamat po, Mr. Chair. Marami po dapat akong tanong, pero since limitado ang aking oras, pipiliin ko na lang po. Mr. Espinido, during the last hearing or the second to the last hearing, ay tinanong ko na po kayo kung meron bang mga nag-access kay Mayor Espinosa bago niya ginawa yung kanyang affidavits. At sinabi niyo, hindi kayo sigurado dahil hindi niyo naman rin record sa logbook niyo kung sino yung mga nag-access sa kanya while he was in your custody. Ma'am, Your Honor, sa akin lang, confident ako na si Mayor magsabi talaga ng totoo lahat kasi galing pa siya kay CPNP. Sagutin niyo lang po ang tanong ko kasi limitado nga ang oras. Sana ko mga diretso, yes, diretso rin ang mga sagot. Meron ho bang nag-access o hindi mo maalala? Meron bang nag-access kay Mayor Espinosa bago niya ginawa yung kanyang affidavit, both the original and the supplemental affidavit? Wala akong natandaan, Your Honors. Wala kang matandaan. Now, on your oath, meron ho bang nagsabi sa'yo ngayon? O meron ho bang pumipilit sa'yo bago kayo nag-appear ngayon na i-corroborate mo yung sinasabi ni Kerwin na sa'yo tumawag si Ronnie Dayan para magpa-bridge sa kanya? Meron po akong informasyon. Pero I'm giving you the chance na magpakatotoo, sabihin po ang totoo. Meron ho bang pumipilit sa inyo na baguhin mo yung denial mo last hearing na hindi mo kilala si Ronnie Dayan dahil hindi ka rin niya kilala? Ilang beses na rin niya yan sinasabi nung nasa house inquiry pa lang at inulit na naman. Kayo, inulit mo na naman na hindi mo rin siya kilala. So before you appear today,
Because I have an information. Meron ho ba pumipilit sa'yo na sekundahan mo, i-corroborate mo yung sinasabi ni Kerwin para more or less magkakatugma kayo? Sa ganun, Your Honors, sa natandaan ko lang galing dito nung second Senate inquiry natin, ang Panginoon lang may alam, Your Honors, pero sa akin lang talaga. Yes or no? Sabi, binabanggit niyo po ang Panginoon, so dapat po magpakatotoo po kayo. Huwag po kayong matakot. Nasa harap kayo ng Senado. Please trust the Senate to try to protect you or protect you if you tell the truth. Totoo, Your Honors, mayroon tayong Panginoon, ano? Pero ito pagkataon ngayon, parang iba na ang nangyari ba? No, sa dito lang iba nangyari, pero sa ganun lang, Your Honors, kung affidavit lang ni Mayor ang kay Kerwin, yung pagdamay ni Kerwin sa akin. Rosa, why are you smiling? Yung pagdamay ni Kerwin sa akin na idinawit ako sa kay Dayan, wala akong natandaan, Your Honors. Under oath, katulad ng sinasabi ni Senator Sonny Trillanes, maaring ngayon makakalusot kayo sa mga kasinungalingan nyo. Lahat naman po kayo may mga punto. Kayo, Kerwin, and Ronnie, may mga sinabi kayong totoo, pero meron din kayong mga sinabing hindi totoo. At sigurado po ako na yung hindi totoo ay yung tungkol sa pagtuturo sa akin na tumanggap ako kay Kerwin, may kinalaman ako kay Kerwin, nakilala ko yan si Kerwin, tumawag ako kay Kerwin, lahat po yun, hindi totoo. Yes or no? I want to give you that chance. I know, I think you're also a good man. Huwag kayong mag-alala. Kung magsabi kayo ng totoo ngayon, maybe I can plead my colleagues to also give you protection. Just tell the truth, please. I tell you, ma'am, ang Panginoon magpawalang sala sa iyo, ma'am, kung wala kang walang kasalanan, ma'am. Pero sa akin naman ngayon, talagang hindi po hindi, yung ma'am, tungkol sa akin ang tinatanong ko, tungkol po sa inyo. But I want you to I will go back to you para hindi ho nagsasayang ang oras natin. Mrs. Son, pag-isipan niyo po, konsyensya niyo po. Mrs. Son, I was referring po to Espinido, not you, Mrs. Son. Okay, Mrs. Son. So, nasabi nyo nga ho na pinipilit nga yung asawa nyo na maghanap ng pwedeng tumira kay Mayor Espinosa for a sum of 500,000 pesos. Totoo po yun, di ho ba? According to my husband. Yes, according to your husband. Your husband is no longer here and therefore he cannot confirm or deny that. But I think we can trust you enough to tell us kung ano talaga ang sinabi ng asawa niyo. So totoo po yun, di ho ba? Kasi ang susunod kong tanong, sinabi rin ho ba ng inyong asawa kung bakit pinapapatay ni Mr. Marcos? Hindi po niya sinabi. Hindi po kayo nagtanong. Hindi. Napakahalagang punto po yun eh. Siyempre, since siya ang sinabihan, siya ang pinag-uusapan, or order, whatever it is, o siya yung pinipressure, maghanap ka ng pwedeng pumatay kay Mayor Espinosa for 500,000. Then I'm sure, I think your husband, matalino naman siguro yung asawa nyo, siguro nagtanong siya kung sino man ang nagbigay sa kanya ng order, like Mr. Marcos, bakit nyo po pinapapatay si Mr. Espinosa? So sa inyo pong, at your level, you cannot say anything about that because your husband did not tell you about that. He did not tell me about it. I was just wondering, ma'am, if it was Mayor Espinosa he was referring to. And he told me that yes, it was Mayor Espinosa. Now, and I was just wondering, because Mayor Espinosa is under the witness protection program, and why should he be killed? But I did not ask him. Okay, as I said, very limited. Marami pa sana ako mga follow-up questions dyan. Mr. Laraga,
No, wala na ho ba? Ikakasal na siya? I can reserve that kung meron pang further hearing. Yes, Mr. Marcos. Totoo ho ba na kumpare niyo si Paolo Duterte? Hindi po, ma'am. I never met Paolo Duterte. Hindi ko po siya kumpare. Hindi ko po siya kumpare, Your Honor. Si Bongo, ano po ba ang pagkakilala niyo sa kanya? Nakikita ko po siya sa TV. Laging katabi po ni Presidente. Never ka pong tumawag kay Bongo? Never po. Ang Pangulo, never kang tinawagan? Never po, ma'am. Meron bang nag-access sa'yo na nagre-represent na pinapunta siya ng Pangulo? Ma'am, kindly repeat yung last question po. Hindi ko po ma... Meron ho bang pumunta sa'yo na ang sinasabi niya, sugod siya, kinadala siya ng Pangulo, nakakausapin ka? Wala po, ma'am. General ba to? Narinig ho natin na inabuswelto ng Pangulo si Dolina. Di ho ba? As usual, katulad nung sa Matrix noon, ang inabuswelto lang niya sila Governor Espino saka yung iba, pero hindi si Senator Laila de Lima. Dito na naman, yung gate, dito sa usapin na ito, sa listahan ni Kerwin, inabswelto si Dolina. Alam niyo ho ba kung bakit inabswelto? Well, of course, sinabi ni ng Pangulo na hindi, wala siyang kinalaman, nagkamali na naman kami dyan. Katulad ni sila Governor Espino, would you know in your capacity as BNP chief, ano yung source, ano yung basis ng Pangulo na clear si Mr. Dolina? I'm not saying that Dolina is guilty. I'm not saying na kasabwat siya dyan. But I just want to understand bakit the President again was much too eager again to clear, absolve someone in that list. Pero syempre, never ho niya sigurong gagawin na i-absuelto rin si Senator Laila de Lima. Honestly, Your Honor, I'm not privy to that particular decision of him why he, bakit na inabsuelto si General Dolina, Your Honor. Hindi po namin napag-usapan yun, Your Honor. As I understand, the President has his own, is conducting his own investigation, Your Honor. Meron po siya sariling... So hindi ho galing sa inyo yung information or advice or tick point na, Sir, hindi ho kasama dapat yan si Police Chief Superintendent Dolina kasi hindi ho totoo na may kinalaman siya sa droga. It did not come from you. It really just came from the President himself. It did not come from me, Your Honor. It did not come from me, Your Honor. Okay, now, sabi ko, kahit marami pa akong tanong, since I have barely two minutes left, may manifestation lang po ako with the permission of my dear colleagues here. Go ahead, please. Thank you po. Alam nyo, hindi po ito a question of choosing which of the testimony of Kerwin Espinosa and of Ronnie Dayan ang totoo tungkol sa sinasabing may connection ako sa iyo, tumanggap ako sa iyo, inuutusan ko si Ronnie Dayan para kunin yung pera na yan na galing daw sa iyo. And it is not a question of choosing who between these two guys ang nagsasabi ng totoo. Kasi sinasabi, sasabihin ko na naman po sa inyong lahat, katulad nung sinabi ko nung last time about yung hindi talaga tayo magkakilala, hindi kita matandaan na, hindi ko nga matandaan kung nakapag-picture ka o hindi, na pareho po kasi nagsisinungaling. Sa punto na yan,
hindi ko po kayo tatanungin ngayon, just like what I did nung si Kerwin ay nag-testify. I avoided doing that. Hindi ko ho kayo i-confront. Mr. Espinosa, Ronnie, dahil mukhang siguro hindi pa kayo preparado para sabihin na yung katotohanan. Kasi sabi ko nga, meron kayong mga sinasabi na totoo. Kasi alam nyo, re-review ko for the first time last night yung testimony ni Ronnie Dayan before the House Inquiry. Dati ko ho kasi hindi napanood yun. Sinadya ko talagang hindi manood. Pero, in preparation for today's hearing, I watched sa isang YouTube, the full. Ilang oras po ako. I'm telling you, marami po akong mga nakikita, maski yung testimony mo, nung re-review ko rin dito, na talagang may mga butas po. And then it's very clear to everyone, wag na ho tayo magmuang-muangan, na yung mga inconsistencies sa inyong mga pinagsasasabi are not cases of simple, minor, innocuous inconsistencies. These are very serious, these are very glaring, these are very irreconcilable versions of your stories about me knowing you, Mr. Espinosa. Ronnie Dayan knows that he does. I do not know you. I know Ronnie Dayan know also that he does not know you. Espenido claims that he does not know Ronnie. Ronnie claims he does not know Espenido. Fabricated. Sandali, sandali na lang po. Please give me this. Kasi, ang sarap po sana i-cross-examine kayo eh. But I'm avoiding that kasi, you know, baka may opportunity pa rin yung mga handlers nyo na ayusin pa rin yung mga testimony nyo kung makikita na sa line of questioning ko, at sigurado makikita sa line of questioning ko na talagang nagsisinungaling kayo. That's why I said last time, cross-examining you, Mr. Espinosa, would be like a cross-examiner's dream. Let's say sa abogado ko later, kung matuloy yung mga kaso na yan, syempre pipili ako ng abogado na magaling mag-cross-examine. Kasi kung pwede lang nga ako mag-cross-examine, I will do that. Si Ronnie rin, ganun din. Kayang-kaya ko pong i-cross-examine kayong dalawa at lalabas na yung mga kasinungalingan nyo. I know your lawyers also know na sinuplay nyo lang ang pangalan ko. Marami na po akong mga nakita na mga inconsistencies. Even yung dates na yan, hindi lang po ang nagkakatalo yung version ni Kerwin tsaka yung version ni Ronnie sa dates. May nagsabi sa akin, I don't know if Espenido can confirm that, na yung affidavit po ni Mayor, hindi ko pa naman noon nakita yan, ay ang sinasabi, yung pagpunta daw sa Burnham was March 2016. You, Kerwin says November 2015. Ronnie says November 2014. Now, huwag niyo pong pipilitin si Ronnie na sasabihin niya na tama si Kerwin. Kasi nga, paulit-ulit na po niyang sinasabi yun na hindi na siya part of my staff. Wala na po siya sa akin. Now, Kerwin, yes, I was there in Burnham on two occasions. Sinabi ko na rin po yan sa mga interviews ko. Magagaling lang yung mga handlers nyo na nalalaman nila kung kailan ako pumunta ng Burnham. After the filing of my COC last October, the first time I went to Burnham, to Baguio, hindi lang sa Burnham, kundi sa Mines View. Kaya yung mga ibang pictures dyan, I think Mines View yan, was November.
2015. The second one was in March 2016. Meron po ako mga witnesses, staff ko, security ko, na talagang pumunta kami ng Burnham November 2015, hindi March 2016 na yun daw ang sinasabi ni Mayor Espinosa sa kanyang mga affidavit, at hindi rin 2014 November na no sinasabi ni Ronnie. We never met before, we do not know each other. Sinasabi niyong cell phone. Sir Todolima, we need to rearrange. Yes po, thank you so much. The configuration of the session hall, because we have 2 minutes na lang po. Sige. Salamat po. Just leave me 10 seconds to bang the gavel. Yes. Cell phone? Yeah. Maski, alam niya, si Ronnie, I don't think he has your number, because he, as I said, he does not know you. I don't have your number, because I definitely do not know you. Check it out. Records. There cannot be any conversation between Ronnie and Kerwin, because they do not know each other. They do not know the cell phone numbers of each other. And even si Espinido, dahil di nga sila magkakilala. I also do not know your number, because I really do not know you. Please. Alam ko may mga dahilan kung bakit napipilitan kayong ituro ako. Now, hindi ko kayo pipilitin, although I'm telling you, I forgive you. I forgive both of you. I forgive all those other, believe it, witnesses na mga nagsinungaling din sa house inquiry. Hindi ko po kayo sinisisi. Hindi po ako talaga galit sa inyo. Galit po ako dun sa mga taong gumagamit sa inyo. You are both vulnerable. Ginagamit kayo para siraan lang ako. Dun ako galit. And I will know in due time who they are. Please, susubukan ko lang. Nag-a-appeal lang ako sa inyo. Magsabi na kayo ng totoo, na hindi totoo yung sinasabi niyong kilala kita, tumanggap ako, etc., etc. As I said, trust the Senate. Wala naman kayo ngayon sa PNP, wala naman kayo ngayon sa DOJ, wala naman kayo sa NBI. You are in the Senate now, so if you tell the truth, my colleagues, I think, will protect you. Yan po ang pakiusap ko sa inyo. Marami pa punto dito. Pero I'm running out of time, kasi yung pagkapatay ho kay anyway, Mayor Espinosa. Next time, you'll be given more time in the next hearing. Gusto ko lang i-remind si SPO4 Abnasan and PO3 Saltin. Sabit nyo lang yung logbook do sa Alexandra Hotel. Dalan nyo? Or photocopy? We only have the authenticated copy. Authenticated copy. Yes, sir. The logbook, sir. We engage, sir, the owner of the hotel, sir. He's willing. Pero naka-preserve yun, ha? He's very much willing to cooperate, sir, as long as there is improper. Pero yung authenticated copy, ha? Dala nyo? Yes, sir. O, sabit nyo na lang. And then, having said that, hindi, papasabihin na lang natin. Cooperate naman. So, having said that, this hearing is suspended upon motion of the majority leader. Thank you very much. Thank you.